Hello mga Katibu Fam! So for today's vlog, we will be sharing with you our experience at Disney Explorer Lodge located at Hong Kong. And at the end of the video, we will be giving you our review of their room, amenities, and food. So watch till the end, guys! Guys, this is the day 2 of our Hong Kong travel. And for today, we are going to Disney Explorer Lodge para magstay doon and also enjoy ang kanilang mga amenities. The hotel is located at Hong Kong Disneyland Resort, Lantau Island. It is managed and operated by Walt Disney Company and Hong Kong government, guys. Guys, tip pala, sobrang dami ng tao pagpapunta ng Disneyland kaya yan, nag-round trip na lang kami para syempre makapag-picture din kami dito sa kanilang train. Ang ganda kasi ng train nila guys eh, sobrang comfy ng mga seats and also ang daming pwedeng pag-picture at. Kaya yan, picture-picture and video muna kami. Guys, wala palang additional bayad itong pag-round trip namin. Ang ginawa kasi namin, hindi na kami bumaba ng train para makabalik sa Sunny Bay Station. Another reason pala kaya kami bumalik guys is para mamili ng mga snacks para may bound kami dun sa aming pagstay sa Disney Explorer Lodge. Disneyland Resort Station. Have a magical day. Ayan! Dumating na tayo sa Disneyland Resort Station. Sobrang excited na yung mga kids ko kasi sobrang daming mga activities na pwedeng gawin sa hotel na to. Kaya later guys, papakita ko yun lahat sa inyo. Another tip guys, kung meron pa kayong spare time, I suggest explore nyo yung tatlong hotel ng Disneyland. They have free shuttle naman guys para dalhin kayo dun sa tatlong hotel na yon. Ang maganda pa dito, libre lang yung pag-explore doon. Unless kakain kayo sa mga restaurant nila guys. Sobrang mahal kasi sa mga restaurant doon. Pero syempre, kung may additional budget naman kayo, why not? Ayan, nandito na tayo sa Disney Explorer Lodge. Guys, ito pala yung pinili namin na hotel dito kasi ito yung pinakabago nilang hotel. Nag-open lang to last 2017. Yung two other hotel dito guys, yung tinatawag nila na Hollywood Hotel and Disneyland Hotel, nag-open pa yun last 2005. Later, explore din natin para mapakita ko sa inyo. Guys, sobrang nagustuhan ko yung modern rustic design ng place na to. Bagay na bagay ito for adventurous families like us. I book this hotel pala guys through Klook pero pwede rin kayo mag-search guys kung saan yung pinakamura. Pwede kayo mag-book sa Agoda or even dun sa kanilang Disney app. Happy birthday! Guys, another tip, pag birthday nyo, let them know para makakuha din kayo ng free pin. Alam nyo na mga kids natin, kahit simpleng pin lang, matutuwa na yung mga yan. Dollars. Get this for 40 Hong Kong dollars. What is it, daddy, again? Toilet seat. Huh? Toilet seat. Guys, yung ibibigay pala na yung dalawang keycard, pwede nyo yun iuwi as souvenirs. Just let them know upon check out na gusto nyo ito iuwi. Libre lang to guys. Located at their lobby is itong kanilang mini museum kung saan makikita nyo yung mga gamit ng mga favorite cartoon characters ng mga anak nyo. First activity natin for today is Lilo and Stitch art making. Hindi pa kami nakakapunta ng room guys, ito muna ang pinatinry namin. Meron kasi mga oras yung activities dito para ma-maximize namin. Ayan, diretso na kami dito. Guys, sobrang na-enjoy ng dalawang chikiting ko yung paggawa ng kanilang necklace. Ang maganda pa dito guys, free lang to kasama na to dun sa binayad nyo sa hotel.
Alam niyo naman ang Tibu Pam, basta libre, go tayo dyan. Guys, ang kinuha ko palang room ay yung tinatawag nila deluxe room. Marami kayong choices ng room dito. Meron silang sea view, meron ding standard room. Later, explore na mga chikitinki yung room namin. Wow! Hello guys! Today we are at Explorers Hotel at Disneyland. Come inside. Oh yeah, want to go. So guys, let's do the room tour. This is our automatic water machine. Super, yeah. And then if you want some coffee, here's the coffee maker. Guys, look at the mugs! Look how pretty they are. Guys, there's also tea, look. If you open this drawer, and then there's like these things that you can spoon in case it's hot. Oh guys, and there's this cup. Look. There's also a ref. Okay. And there is also a place, look. Lots of stuff here, but different sizes of slippers, and a laundry bag, and some robes. There's lots of robes. And guys, there's hangers. Okay guys, I'll show you the bathroom. Here's the sink, it's outside. And also guys, there's this, a bathroom kit, and like, so actually it isn't free, you have to buy it at the counter for 40 Hong Kong dollars per child. Okay, so guys, let's go inside. Let's go inside the bathroom, the actual bathroom. So guys, there's this thing, whatever it is, and there's also a toilet. I definitely did not go number two in the toilet. And there's also a shower here. And guys, this one is the thing that I found. There's no bidet, so yeah. So you have to wash your butt with the shower. You think that me? Do you use that? Use the shower? Yes. Guys, in case you see there's not enough pillows, go here. There are two more extra pillows you can get. This will come pillow cheap. Oh, so here guys is the notepad. And guys, there's also a very beautiful telephone. Hello. And then you can put your cell phone and stuff. And there's also a TV. In case you wanna eat or do your makeup, you have a desk here and a tissue box. So guys, this is the activities. We did the Lilo and Stitch Summer Art Lab. I'll show you what I did. So this is what I did. And also it's free. So guys, that's the end of the room tour. Bye! Guys, what I like most about our room is yung design niya. I like the modern rustic design, plus pa na merong mga Disney characters na nakakalat dito.
Nagustuhan ko din guys na meron silang water dispenser and purifier, kaya free yung water nyo during your stay here. I also like the comfy bed plus ang bango ng shampoo and soap nila guys. Kaya masarap maligo dito. Next activity natin, Nemo's Recreation Play Area. Alam niyo naman, pag may mga kasama kayong kids, ayan ang unang gagawin niyo sa hotel. Either magpunta kayo sa play area or mag-swim. Pero kami, itatry muna namin ang kanilang play area. Guys, madaming pwedeng gawin yung mga chikiting nyo inside this play area. Pwede sila maglaro ng mga dolls and meron din sila ditong slide. And also, pwede kayo manood ng mga cartoons. Guys, yung stay pala dito is 45 minutes lang per session, pero pwede naman kayo magbalik-balik guys. Ang nakakatuwa lang dito guys is sinasanitize nila yung place every session, kaya sure na safe yung mga kids nyo and even kayo. Kakatuwa talaga tong baby Danny ko, may nakilala naman mga new friends. Ito talaga yung reason guys kaya dinadala ko siya sa mga play area and hotel para makakilala ng mga kaibigan. After namin sa play area, nagreya na yung dalawang chikiting ko, balik na daw kami sa room para makapag-change na raw sila ng outfit para makapag-swim na kami. Kaya yan, balik na kami sa room nito. Guys, medyo pagod na kami ng wife ko nito, pero syempre, dahil gusto ng mga kids namin mag-swim, go tayo dyan. Alam niyo naman tayo, basta ma-happy yung mga kids, mas happy tayo. Ayan, nandito na tayo sa swimming area nila. Itong mga kids ko, dito pa lang enjoy-enjoy na, what more later sa pool. Guys, sobrang kakarelax dito sa pool area nila. Ang ganda kasi ng view, sobrang dami ng mga puno and also ang ganda ng pagkakadesign ng kanilang mga buildings. Isa pa sa nagustuhan ko guys is heated yung pool nila kaya sure na mag-i-enjoy kayo and even yung mga kids nyo. Guys, tip pala. Pag mag-i-stay kayo sa one of the hotels ni Disneyland, pwede nyo rin explore yung mga amenities ng kabilang hotel nila. Kami, since one night lang kami, ang in-explore na lang namin is yung swimming pool area ni Explorer Lodge. Sayang lang kung mga 2 nights na ito guys, explore ko rin sana yung sa dalawang hotel. Pero since isang night lang, dito na lang tayo. Guys, sa pag-i-enjoy ng dalawang chikiting to, hindi na namin namalayan yung time, ginabi na kami. Kaya yan, nagbibihis na yung dalawang chikiting ko. Gutom na raw kasi sila guys eh. Kaya yan, mag-eat muna kami ng aming dinner. Guys, inside Explorer Lodge, meron kayong 3 restaurant na pwede pagpilian. Ito yung kanilang first restaurant, yung Dragon Wind. Ito naman guys, yung tinatawag nila na World of Colors restaurant. Guys, chinek namin yung mga menu pero hindi nagustuhan ng mga kids ko yung mga pagkain doon and also buffet yung iba kaya dito kami bumagsak sa Chart Room Cafe. Guys, kakatuwa yung mga cake dito, may mga design pero kahit nakakatuwa yan, hindi tayo bibili. Sobrang mahal talaga guys sa mga food dito. Later sabihin ko sa inyo yung price ng mga in-order namin. Check nyo mabuti guys at tingnan nyo kung worth it siya. Ayan, dumating na yung aming food. Ang in-order ko pala guys, yung tinatawag nila Navigator's Oven Baked Pizza. Ang cost nito guys is 300 Hong Kong dollars. Yung isa pang order namin is yung tinatawag naman nila na Shake Shake Snack Platter. $200 naman yun guys. At night time guys, meron din sila ditong storytelling. Check nyo na lang guys yung schedule kasi meron silang 2 session, Chinese and English. After storytelling session, we decided to explore the place. Kaya yan, sasakay na kami ng shuttle going to Hollywood Disneyland Hotel.
Guys, maganda rin pala dito sa Hollywood Hotel. Sobrang kasing modern nun design niya and sobrang dami ng mga pwede niyong pag-picture-picturean. Pero to tell you honestly guys, mas nagustuhan ko yung vibe dun sa aming Explorer Lodge. Mas mabango din dun guys, iba yung pabango na ginamit nila dito sa kanilang lobby. Meron din pala dito mga restaurant guys, ito yung isang restaurant na nakita namin yung Inkplate. Guys, napawaw ako dito sa kanilang art gallery. Sobrang ganda ng mga picture ng marble na nakapost dito. After visiting Hollywood Hotel, we decided to go back na dun sa aming hotel. Malapit lang to guys, kaya nilakad na lang namin. Guys, also located at their lobby is itong lounge na to kung saan pwede kayo manood ng mga favorite Disney cartoons nyo. Sobrang na-enjoy ito ng baby ko na si Danny habang yung kapatid niya naman nakahiga na lang. Habang natutulog pa yung family ko, ayan, explore muna natin yung place para mapakita ko din sa inyo yung mga pwede nyong gawin dito. Guys, located at the back of the hotel is itong kanilang bay area. Pwede nyo dito mapuntahan yung dalawang other hotel. Pero ako guys, hindi ko na pinuntahan, tinignan ko lang yung bay. Guys, inside the hotel they have 4 uniquely designed gardens. Explore ko din guys para mapakita ko sa inyo. Located beside the bay is itong tinatawag nila na Little Squirt Garden. Next garden natin yung tinatawag nila na Rafiki Garden. Guys, yung feel dito para kang nasa Lion King kaya sure na mag-enjoy yung mga chikiting nyo na nakapanood na nung movie. Next garden natin, Kevin Garden. Guys, dito located yung kanilang go-kart. Later, explore yan ang mga anak ko. Last garden natin guys, yung tinatawag nila na Oceana Garden. Guys, tip pala, pag magbubook kayo ng hotel dito sa Disneyland, I suggest i-maximize nyo yung time nyo. Mag-stay kayo the whole day dun sa inyong hotel. Yung iba kasi guys, napansin ko, ang ginagawa nila, nagbubook sila ng hotel na to, then pupunta sa theme park. Sayang kaya yung binayad mo. Kami ang ginawa namin guys, pag check out namin, iniwan namin yung luggage namin and yun, diretso na kami sa theme park para syempre maximize natin yung ating time. So guys, our verdict, I'm going to rate this hotel a 5 out of 5 stars. Highly recommended ko to guys for families na pupunta ng Hong Kong Disneyland. First is yung room nila, sobrang comfy ng bed and I like the design guys, sobra kayang marirelax sa pag-stay mo dun sa room nila. Isa pa dun guys, nagustuhan ko talaga yung water dispenser nila na purifier na din. Next is yung activities, hindi kayo mawawala ng gagawin dito, especially kung meron kayong chikiting like me. Meron silang mga schedule activities na buong day talaga busy kayo. Also meron din silang swimming pool na heated kaya sobrang na-enjoy ko and ng family ko. Yung mga garden guys, kung mahilig naman kayo mag-explore-explore and mag-picnic-picnic, pwede din kayo doon. Meron din silang go-kart, nakitang-kita nyo naman yung dalawang chikiting ko, enjoy na enjoy. Next is yung food. Guys, isang best lang kami nakatry kumain dito dun sa Chart Room Cafe. Okay naman yung taste ng food guys, pero medyo pricey lang for me talaga yung mga pagkain dito. Guys, dagdag ko lang, sobrang babait ng mga staff nila dito. Lagi nakangiti sa iyo and greet ng greet. Ang dami rin ng mga Pinoy na staff na nakakwentuhan ko during our stay here. So guys, if you're planning to go to Hong Kong, I highly recommend Disney Explorer Lodge.
I hope you enjoy the video, guys. See you on our next vlog. Bye!